Hi guys! Welcome back to my channel. Ako si Rizel, ang Hardinera. So ngayon guys, nandito nga tayo sa Dragon Fruit area ko kasi ipapakita ko sa inyo yung isang klase ng sakit na mai-encounter nyo sa Dragon Fruit. Lalo na ngayon, tag-ulan, common siya sa Dragon Fruit. So ano nga ba yung sinasabi ko? Yung mga fungus, yun ang common sakit ngayon ng Dragon Fruit, lalo na ngayong panahon na to sa Pinas na iinit, uulan, ayan, nagkaka-fungal infection ang Dragon Fruit, kaya dapat iwasan nyo yun. So i-check nyo na yung Dragon Fruit nyo kasi baka meron na siya nitong fungal infection na sinasabi ko. So ano nga ba to? Ang fungal infection na sinasabi ko is yung rust fungus na kalimitan makikita nyo sa mga Dragon Fruit nyo. So pagka hindi pa masyadong malala yung rust fungus ng Dragon Fruit ko, inisprayan ko pa siya ng fungicide, ng anti-fungi na pang-spray. O kaya pag kaya naman siyang matuklap, tinutungklap ko na lang siya. Sinusugatan ko na lang yung skin ng Dragon Fruit kesa naman lumala pa yung sakit niya. Pero pag talagang malala na, no choice ako kundi ikat na yung stem ng Dragon Fruit at silaban siya. Guys, sisilaban niyo siya ha, susunugin niyo siya kasi mag-spread pa siya sa iba pang Dragon Fruit. Mabilis kasi siyang makahawa, kaya i-check niyo na yung Dragon Fruit niyo kasi baka isa na siya sa sakit ng Dragon Fruit niyo. Kasi nagko-cause din niya ng mabilis na pagkamatay ng Dragon Fruit. At mabilis siya mag-spread, kaya kailangan i-eliminate nyo na siya habang maaga pa yung sakit na yon. I-treat nyo na siya. Yung fungicide guys na ginagamit ko is Detane, pero nilalagyan ko din siya ng neem oil. Sinasama ko na din siya ng Sebin pag mag-spray ako with polar fertilizer na din para isang sprayan ko kasi medyo mahirap mag-spray ng Dragon Fruit kung paisa-isa pa. So, hindi naman siya nakakasama sa plants kasi ginagawa ko na siya dati pa. Pinagsasama-sama ko yung Sebin insecticide, Detane fungicide, tapos sinasama ko din siya ng neem oil kasi guys, ang neem oil is anti-fungi din siya. At saka para yung insecticide nyo is kumapit, kaya kung umulan man, at least nakakapit na siya sa Dragon Fruit nyo. So, ayan, hali kayo guys at ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong rust. Ayan guys, sorry, pasensya na kayo, medyo makalat. Nagkalat yung mga plants ko dyan kasi tinatapos ko nga yung greenhouse ko. Makikita nyo, nagpipaint ako. Tinatapos ko na yung greenhouse ko para mabubunga na. So, ito yung isang Dragon Fruit ko na nakita ko na malala na ang rust fungus. Kailangan ng tanggalin ang stem. Buti na lang hindi siya sa main branch. Dun lang siya sa branches na hindi ko natanggal. So, tatanggalin ko na siya at sisilaban ko na bago pa mahawa itong aking Dragon Fruit. Buti na lang ang main branch. Kita nyo, ayan, wala. Wala siyang ano. Hindi pa siya nahahawa. So, habang hindi pa nahahawa ang main branch, tanggalin ko na to. Baka mahawa pa ang main branch. Yan guys, kung makikita nyo, nasa baba na nga yung mga pinagtanggalan ko na may mga rust fungus kasi itatapon ko na siya sa silaban at susunugin ko na siya bago pa kumalat sa iba ko pang Dragon Fruit. So kalimitan, dun siya sa mga sanga ng aking seedling umaatake. Ayan, sila yung apektado ng rust fungus. Hindi, mga bagong sprout kasi to, mahihina pa sila. Kaya pag ulan-araw, ayan, nagkakapungus sila. So yan, kaya puputulin ko na to, sasama ko na sa itatapon ko. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na tinutungkab ko lang yung pinaka-rust fungus niya. Tapos saka ko sprayan ng Detane. Itong ganitong klase. Yan, teka lang, focus ko. Yan, itong ganitong klase ng rust fungus, kayang tungkabin. Tapos spray lang. Ayan, kaya pa itong masave. Kung iilan lang naman. Kung ilan lang naman sila, tungkabin nyo na, tapos spray ng Detane, tapos lagyan ng cinnamon powder yung pinaka-flesh nya. Ayan, tungkabin ng ganan. Linisin nyo lang hanggang sa makita nyo yung pinaka-healthy tissue nya.
ititira nyo, tatanggalin nyo yung pinaka, yung mga orange-orange yan, tatanggalin nyo kasi yun ang pinaka-raspong goose, parang kalawang. Kasi ang raspong goose, parang ano yan eh, kumbaga sa sakit, cancer. Cancer siya ng dragon fruit. Yan, yun nga lang, masusugatan ng dragon fruit nyo, tsaka medyo magkaka scars na siya. Yan, peklat. Pero okay lang naman, at least na-save nyo yung dragon fruit nyo. So yan, ganan, matitira siyang ganan. Hanapin nyo yung pinakamalinis ha, na pinaka-healthy tissue. Ayan, pag nalinis nyo na, yung pinaka-healthy tissue nya, ayan, spray nyo ng detain, tapos lagyan nyo ng cinnamon powder para hindi kapitan ng ibang insekto at saka mabilis mag-heal ang sinugatan nyo. Pero yung kagaya nito na raspungus, eto wala na tong pag-asa. Medyo malala na to. Ayan, tingnan nyo oh, cancer na siya talaga ng dragon fruit, nag-spread na siya. So magiging ganito na siya. Matutunaw na yung dragon fruit nyo. Ayan, ganan, matutunaw na siya. So ayan, no choice talaga na ikat na siya at itapon. So tapos guys, ang napupuna ko nga pala, ang kalimitang variety na may raspungus, yung mahina-mahina ang pagkaano, is yung royal red, red variety ng dragon fruit. Mahina siya sa raspungus, lagi siyang may raspungus. Ayan nga yung royal red ko guys, ayan, ito. Yun talaga yung napupuna ko sa tatlong variety. Ang white ang pinakamatibay, Vietnam white ang tibay niya, hindi siya basa-basa nagkakaraspungus. Tapos ang sunod is yung purple variety, yung pitaya purple ko. Yun yung sunod na matibay. Pero itong royal red, suko talaga ako dito, lagi siyang may raspungus. Ayan. Although masarap ang kanyang bunga, tsaka napakayaman sa antioxidant, pero talagang lagi siyang may raspungus. Kung makikita nyo, ayan, itong stem niya is may raspungus. Tsaka yung pinakita ko sa inyo ka Nina, royal, galing yun sa royal red. So ito yung raspungus na kapit sa balat. Ayan, hindi matatanggal. Pero ito, itong brown na to, itong brown na to ng raspungus, ayan, natatanggal siya. Ayan, kagaya ng stem na to, talagang marami na din siyang raspungus sa mga gilid-gilid at saka sa pinakakatawan niya. So, is, ayan, natatanggal yung iba. Yung ibang raspungus natatanggal talaga guys. Tapos, yun nga, spray ng detain, lagyan ng cinnamon powder. Pero yung kagaya nitong sa body, dikit na siya sa body. Oh. Try ko na lang din siyang sprayan ng detain, baka masave pa. Kasi sayang naman.
Naku, malala na pala talaga to. So guys, tinan nyo. Ayan, tanggalin ko lang itong tali. So guys, ayan na nga. Akala ko hindi pa malalatot. Kukunti pa. Pero nung buklating ko yung likod, ayan o. Oh. Kita nyo ba ang likod? Ayan, sobrang lala. Sobrang lala na niya, o. Oh. Kung mapapansin nyo, saglit ikakat ko para makita nyo. So guys, ayan nga yung pinutol kong sanga kanina. Kala ko ito lang yung may problema. Kaya sabi ko, may isisave pa siya kasi kukunti naman yung spot niya ng raspunggus. Kaya lang nung tingnan ko yung likod niya, ayan na nga ang bumungad sa akin. Sobrang kapal ng kanyang raspunggus. Ayan, hanggang taas, sobrang kapal niya. Wait lang, i-focus ko sa inyo para makita nyo. Ayan, kita nyo ba guys? Sobrang kapal niya. Tsaka ang dami na. Ayan, pati dun sa pinakakaloob-looban meron siya. Ito, meron din siyang mga nakalutang na kayang tanggalin. Ito. Ayan, kita nyo ba? Natatanggal. Yan yung mga kayang tanggalin. Kaya pa siyang isave. Yung mga ganang klase ng raspunggus. Tanggalin lang yan. Yun nga, kagaya na sabi ko kanina, tanggalin lang, sprayan ng Detane, tapos lagyan ng cinnamon powder. Pero yung kagaya nito, ito sa gitna, ayan, nakadikit na talaga siya sa katawan. Kung dudukitin nyo naman, sobrang dami na niya. Talaga naman baku-baku na tong dragon fruit nyo. Kaya no choice na dito, kundi ikat at sunugin. Para hindi na makahawa. Kasi, yun nga ang gaya na sabi ko nga, ang raspunggus is parang cancer. Cancer siya ng dragon fruit. Ang bilis niyang lumaganap. Ang bilis ding makahawa. At least, ang cancer ng tao, hindi nakakawa. Pero itong cancer ng dragon fruit, mabilis makahawa. At saka mabilis lumaganap. Kaya, sinusunog na siya. Dapat na siyang sunugin. So, yan. So yan guys, syempre kung hindi pa nga malala, pwede nyo siyang gamutin ng kagaya ng fungicide ng Detane o ng neem oil. Lagyan nyo siya ng neem oil kasi anti-fungi din ng neem oil. Ayan, kasi guys, ang problema ganito, unti-unti niyang papatayin ang sanga ng dragon fruit tapos hahawahan pa niya ibang sanga kaya... No choice talaga na ikat at sunugin na lang siya. Huwag na kayong manghinayang guys kasi kesa naman madamay yung iba nyong dragon fruit. Ayan, mas nakakahinayang kung lumaganap siya sa buong dragon fruit nyo. Lalo na kung farm ang inyong dragon fruit. Kaya habang maaga pa, ikat na siya at itreat. So yun nga guys, wala na tayong magagawa kung ganito nakalala ang raspunggus ng dragon fruit natin. Kundi ang katin siya at sunugin para hindi na madamay yung iba pang stem ng dragon fruit nyo. Ayan, di na siya makahawa kasi parang cancer nga to. Sobrang bilis. Sobrang bilis niyang makahawa. Lang pala guys, sa gagamitin yung fungicide. Kung gagamit kayo ng fungicide, kailangan at least may 2 to 3 brand, 2 pataas na brand kayong gagamitin. Hindi lang isang brand ng fungicide. Kasi ang gamit kong brand, isang Detane ang isa. Ito siya, Detane. 1 kilo kasi siya, kaya inilagay ko siya sa empty container na pinaglagyan ng stick ko. So, odorless guys, ang Detane. Odorless siya, tapos light yellow siya. Yun nga lang, pag inispray nyo siya, babakat yung light yellow sa dragon fruit. Ayan, kasi light yellow nga siya. Pero wala siyang amoy, hindi masakit sa ilong. So, ang Detane ang isang kong gamit, tapos ang isa ko pang gamit is ang Hatake. Ayan. Anti-mold din siya, tsaka with bacterium pathogen. Tapos, biofertilizer din ang Hatake. Nakalagay nga dyan, biofertilizer. Nakakapagpa-strengthen siya ng roots at tsaka plant structure. Kaya marami din siyang benefits. Kaya mas maganda din ang Hatake. Kasi made in Japan siya guys, kung makikita nyo.
So maganda siya, i-search siya, maganda yung hatake. Pwede naman kayong gumamit pa ng iba pang brand ng fungicide na gusto nyo. Ayan, may mga systematic fungicide, maganda din yun. So bakit nga ba dalawang brand ang aking gamit na fungicide, guys? Kasi ang reason ko is para, kasi pagka iisa lang yung gamit nyo, mai-immune. Kahit dito sa cactus ko, ganun din ang ginagawa ko. Alternate ang gamit ko ng fungicide. Kasi kung ano yung gamit ko sa dragon fruit, yun din ang gamit ko sa mga cactus ko. Ayan, gumagamit din ako dito ng 7 at saka ng neem oil. Ayan. So, bakit nga ba mapunta tayo? Bakit nga ba kailangan dalawang pataas na klase ng brand ng fungicide ang gagamitin? Ayan, para nga hindi ma-immune ang sakit, ang fungus. Kasi kung yun na lang nang yun ang gagamitin nyo, ma-immune na ang fungus. Hindi na siya tatalaban ng fungicide na ginagamit nyo. Kaya mas maganda is alternate. Sa linggong ito, detain sa kabilang linggo, hatake, para hindi ma-immune, tumalab. Kasi parang sa tao lang, guys, di ba iniiba ng doktor ang gamot natin para hindi tayo ma-immune? Kasi pag na-immune nga tayo, hindi na tayo tatalaban. Di ba? Kagaya sa antibiotic, di ba iniiba minsan ng doktor? Pag halimbawa hindi na tumatalab sa atin yung isang antibiotic, iniiba ng doktor yung antibiotic na iinumin natin. So ganun din sa fungicide, kailangan at least may 2 to 3 brand kayo or iba pa na gamit. So every mag-spray nga pala ako, guys, ayun nga, nilalagyan ko siya ng neem oil kasi bukod sa anti-fungus nga din, anti-fungile din ang neem oil, para yung mga insecticide, fungicide na ini-spray ko is kumapit talaga sa i-sprayan ko para kahit umulan, lalo ngayon tag-ulan, hindi basta-basta matatanggal. So yun lang, guys, sa nagustuhan ng video ko, please hit the like button, at sa bago lang dito sa channel ko, please subscribe to my channel, at kung may comment kayo, suggestion, comment down below at sasagutin ko kayo. Pahit na din po ng notification bell para updated kayo every may bago akong upload. Salamat po sa panonood!